Ngayon mga paps, gagawa lang ako ng reaction with regards dun sa proposal na i-allowed ang hybrid and electric car sa mga bus lane sa EDSA. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and yun, magre-react lang ako with regards dito. No? Para sa akin, parang medyo unfair itong proposal na to. Especially sa mga hybrid car. So, pasensya na doon sa mga naka-hybrid dyan na syempre matutuwa sila dito sa proposal na to. Pero para sa akin, meron akong parang questionable dyan. Kasi ang hybrid is nagko-consume din yan ng fuel or ng gas or ng gasoline, no? So, yung consumption niyan, pwede kong sabihin na kasing lakas din ng mga 800cc na mga kotse. Bakit yung mga 800cc ay hindi pwede sa bus lane? Anong pinagkaiba nila? So yun yung parang isang problema dun, ano? Yung hybrid at yung 800cc is same, sabihin natin na, same consumption. Now, dapat kung i-allow nila yung hybrid, i-allow din nila yung 800cc. Dapat mag-ano na lang ng parameter na kung matipid sa fuel yung kotse mo, pwede ka sa bus lane. Kung sakali lang, okay? Now, ang question ko rin dun sa mga electric car. Okay, sige, sabihin natin hindi nga sila gumagamit ng fuel, okay, o ng gasoline. Ang problema naman dito is saan ba nanggagaling yung power nila? Okay? Kasi kung yan ay nanggagaling sa solar o wind o any na source ng energy na hindi polluted o hindi nakaka-pollute, walang problema yan. Pero yun nga paano kung galing pala siya sa coal o galing din sa diesel? So, wala rin pinagkaiba, no? So, dito sa ano na to, dun sa proposal na yan, dapat tignan muna nila, no? Kasi ito, isang issue rin dyan, ano? Especially sa mga hybrid and electric car, meron niyang battery. Now, ang question, after masira yung battery, saan dadalhin yun? Diba, consider as pollutant din yun. So, yun yung parang ano dyan. Ibig sabihin, mag-aano rin siya. Mag-i-emit din siya ng pollution. So, paano naman yun? So, para sa akin, kung sakali man na gustong gawin man yun o gawin ng government yung ruling na yun, magkaroon ng parameter kung ano ba yung gaano ba kalakas yung fuel consumption ng isang hybrid. Kasi kung may kotse na hindi hybrid na the same lang yung fuel consumption ng hybrid, bakit hindi nila i-allowed? Okay, kasi ang pinaka problema kasi sa hybrid and electric car, napakamahal niyan. Okay? Napakamahal. So, sino yung magbe-benefits nito? Hindi naman din yung common person o yung ordinary person. Even the middle class medyo alanganin pa dyan sa mga hybrid and electric car. There's a possibility na yung mga talagang mayaman na tao lang yung magpo-purchase itong mga hybrid na to. At sila din yung magbe-benefits nitong proposal na to. So, yun yung reaction ko with regards dito sa pag-a-allowed ng mga electric car and hybrid car na pwedeng dumaan sa bus lane ng EDSA. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.